Okay, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano i-wiring itong motor ng electric fan na nabili natin online. Ayan siya, isang set na siya. Ibig sabihin, i-wiring na lang. Meron na siyang ano, capacitor, may gearbox, may shafting, ibig sabihin isang set na, kompleto na. Wala na kayong kailangan gawin kung di i-wiring na lang dito sa pinakang body ng electric fan. Motor nga pala ito ng Centrix, nabili natin sa halagang 270 pesos. Motor ng Centrix na stand fan, okay? Ayan, tingnan nyo, isang set na siya. Hindi na kayo mahihirapan, kapag bumili kayo nito, hindi na kayo mahihirapan magbuo. Magkalas-kalas, sasaksak na lang natin dito sa body niya. Kakapit na lang natin, kumbaga i-wiring. Ayan yung color coding niya. Sa color coding naman, kung nasaan yung common, speed 1, speed 2, speed 3, nandun na rin sa description online. Ayan, ayan yung description online. Yung wiring niya, yung black ang common, yung red ang number 3, yung white ang number 2, at saka yung blue ang number 1. Okay, ang gagawin na lang natin ay i-wiring na lang natin. Dahil motor ito ng stand fan na Centrix, ang gagawin natin, ikakabit naman natin siya sa ibang brand ng electric fan. Sa desk fan na naman natin siya ikakabit. Titingnan natin kung pwede sa ibang brand. Okay. So ayan yung papalta natin ng motor. Tatanggalin natin yan, papalta natin. Ang brand nga pala nitong papalta natin ay Marubishi. Okay. Ayan. Pero ang case niya, pareho lang din dito sa nabili nating motor ng Centrix. Pareho siyang lata yung pinakang case. Okay. Halos pareho siya. Medyo makapal lang ng kaunti. Pero sa tingin ko, okay lang naman. Ang iniisip ko lang, baka magka-problema tayo sa neck. Pero tingnan natin kung masasakto siya para ma-experience naman natin kung pwedeng ikabit sa ibang brand ng electric fan itong motor ng Centrix na isang set na. Okay. Ngayon, ang alamin naman natin yung wiring nito. Kung paano yung wiring nito, yung color coding ng wiring nito para maikabit natin dito sa wire nung bilili nating motor. Ayan. Pero bago ko gawin yon, puputulin ko muna to. Ayan. Tapos tatanggalin natin yung motor. Tapos ikakabit natin. Ito, okay. Bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe muna. Follow, like, and share na rin. Kung may comment kayo, paki-comment na lang dyan sa baba. Okay. Okay, puputulin na natin tong wire na to. Kasi papalta na natin ng motor. Ayan, naputol na natin. Tapos tatanggalin natin yung tornilyo nung ano, swing arms niya na nakakabit dito sa gearbox para mahugot natin. Okay? Tanggalin lang natin yung ano, tornilyo. Ayan, natanggalin natin. Ngayon, huhugutin lang natin to. Tapos yung ano, ayan, may tornilyo pa siya dyan. Pinaka-unlock niya. Para mahugot natin yan, kailangan nating luwagan. Ayan. Ayan yung tornilyo niya. Doon sa pinakang neck. Para mahugot natin ang diretso. Luluwagan lang natin yan. Ayan. Okay. Natanggal na natin yung ulo. Ngayon, ikakapit naman natin to. Ayan. Siya naman ang ikakapit natin. Ayan. Nagkasya. Okay, pumasok yung motor natin na ipapalit. Okay, ikabit lang natin. Ayan. Kakabit ko lang yung swing arms niya. Okay. Ayan, naikabitan natin yung swing arms nyo sa gearbox. Ngayon, yan yung wiring. Tapos ito. Balatan lang natin to. Ayan. Brand to ng Marubishi. Itong papalta natin ng motor. Okay? Kung mapapansin nyo, yung kulay nung motor na ipapalit natin, pareho lang dun sa kulay nung papalta natin yung body. Ayan, magkapareho. Okay, tingnan natin dito sa switch. Okay. Ibig sabihin, pareho lang ng color coding yung papalta natin yung electric fan. Ayan, yung dating kulay niya, yung sirang motor, yung red ang number 3, yung number 2 naman ay yung puti, yung blue,
ang number one. Ang common niya, ito, hindi dumaan sa switch, yung black. Ibig sabihin, pareho lang siya ng kulay dun sa motor na ipapalit natin. Dito sa bagong motor, ayan, pareho lang ng color coding. Ibig sabihin, hindi na tayo mahihirapan. Kung ano yung kulay, dun natin nakakabit. Pero kung ibang kulay, ibig sabihin, kailangan yung alamin kung nasaan yung speed, kung iba yung kulay nung papalitan nyo ng motor, okay? Kung ibang brand ng electric pan at iba yung kulay, kailangan nyo alamin. Dito nyo malalaman yan sa switch. Yung number 1 ay nandito sa katabi nung 0. Ayan, number 1. Number 2 to, number 3. Okay? At ang common naman yung, ano, hindi nakakabit sa switch. Yan yung common. Ibig sabihin, pagkakabit-kabitin lang natin siya. Dahil pareho lang naman ng kulay. Okay? Babalatan ko lang to. Ayan ang palitan na natin. Ibig sabihin, dahil pareho lang yung color coding niya, yung black ay sa black. Okay. Ang black ang common niya, kaya doon natin siya ilalagay. Sa black din. Wala naman pinagkaiba yung kulay. Pareho lang. Ayan, tinayo ko lang. Naikabit na natin yung common. Tapos ang sunod na natin ikabit, itong ano, number 1. Ay, yung kulay blue. Number 1. Kulay blue yung doon sa switch. Kulay blue rin dito sa, ano, motor. Pare-pareho lang naman siya. Walang pinagkaiba yung kulay. Ayan. Tapos yung ano naman. Maglagay lang natin. Lagay natin lang ito. Maglagay tayo ng sering cable tube. Yung pula naman, yung number 3, doon din sa pula. Number 3 din yan, sa motor. Tapos yung huli, yung number 1, number 1 sa motor, tsaka number 1 doon sa papuntang switch. Parehong puti. Kabit lang natin. Kung wala kayong sering cable tube, pwede namang ano, electrical tape. Okay. Hindi na tayo nahirapan dahil ng color code naman. Pareho lang yung kulay nila. Yung sirang electric pan, kapareho ng bagong motor ng electric pan. Yung kulay ng wiring. Okay. Ayan na, ikapit na natin lahat. Puti sa puti, pula sa pula, itim sa itim, blue sa blue. Okay. Ikapit lang natin yung sirang cable tube. Okay. Nailagay na natin yung sirang cable tube doon sa mga dugtungan. Pasuin lang natin para kumapit. Okay. Kung walang sering cable tube, electrical tape, pwede na. Ayan. Okay na siya. Okay, ayan yung ginawa natin. Apat na wire lang yung dinugtong natin. Pinagdugtong lang natin. Ito yung common, yung black. Dinugtong natin doon sa itim. Sa puti rin. Dahil nga magkakakulay naman siya. Ayan. Pareho lang ng kulay. Okay, tapos na yung wiring natin. Try nating panda rin. Ayan, naisaksak na natin. So, pindutin natin number 1. Number 1 yan. Okay naman. Okay naman yung swing niya. Number 2. Okay. Number 3. So, okay naman yung takbo niya, pati yung swing niya. So, okay. Naikabit na natin. Ang gagawin ko na lang, ikakabit ko na yung mga LC, yung mga ano, screen niya. Titingnan natin kung sasakto. Okay. Patayin lang natin. Ayan, kakalasin ko lang itong screen nito, saka yung mga cover, yung LC, ililipat ko na dito. Hindi ko na ipapakita. Basta ililipat ko na lang siya dito. Tapos papatakbuhin uli natin. Titingnan natin kung hindi makakapik to, okay? Ayan, natanggal na natin. Ayan, natanggal na natin. Ngayon, kakapit natin. Tingnan natin kung tatama doon sa butas ng tornilyuhan. Ayan. Sakto-sakto lang naman yung tornilyuhan. Ibig sabihin, hindi, wala magiging problema. Okay, tutornilyo ko lang yan. Ayan, nabuo na natin. Okay? Nalagay na rin natin yung screen. Ayan. Ayan yung motor na pinatay natin. Nakasaksak na rin siya. Pindutin natin number 1. Okay. Pansin nyo, nagsuswing naman siya. Okay, number 2 natin. Number 2.
Lambardo na yan. Malakas na. Number 3. Okay. So wala naman naging problema kahit sa daspan natin kinabit yung bagong motor. Okay, mayroong mga electric fan, yung mga brand na electric fan na pwedeng kabitan nung bilhin natin motor. Yung Fukuda, pwede rin. Fukuda, yung Nova, bukod sa Centrix. Itong Marubishi. Basta Fukuda, Marubishi, tsaka Nova, pwede natin patalang lagyan ng ganitong motor. Basta ang case niya ay ganito. Lata. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at mag-follow. Like and share na lang ng video para marami makinabang. Okay?